Nagsalita na ang aktor na si Paolo Contis na siyang sentro ng pambabatikos nitong mga nakaraang araw dahil sa revelation ng ex-partner niyang si LJ Reyes sa mga katotohanan sa tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Ang leading lady ni Paolo Contis sa pelikulang A Faraway Land na si Yen Santos ay sentro rin ng pambabatikos dahil siya ang huling-huling kasama ng aktor sa Baguio at Manawag Church noong kasagsaga ng breakup issue nila ni LJ Reyes. Ngayon ay inamin na ni Paolo ang mga naging kasalanan niya at humihingi ito ng tawad sa mga taong nasaktan niya at patuloy na nasasaktan dahil sa kanya. Narito ang mahabang pahayag mula mismo kay Paolo Contis. After lumabas ang interview ni LJ, katakot-takot na pang-aalipusta at pambabatikos ang natanggap ko. I can't say I don't deserve it, kaya tinatanggap ko lang ito. I understand all your frustrations. Gusto ko sana manahimik, kaya lang marami ng mga nadadamay na hindi dapat, kaya mas mabuti sigurong sagutin ko ang ilan sa mga ito. 1. Drugs. Merong nagsasabi na meron siyang reliable source that I take drugs and as a result, sinasaktan ko si LJ at ang mga bata. This is not true. Minahal at inalagaan ko sila. I never laid a finger on them. 2. Third party. Aaminin ko, naging marupok at gago ako sa ilang taon naming pagsasama. I'm not proud of it. For that, I'm sincerely sorry. I'm truly ashamed of my actions. 3. Yen Santos. She was never the reason of our breakup. I was. Kung matagal na kami hindi okay ni LJ, it was mainly because of me. Masyado niyo siyang diniin sa issue na to. Pati pag-promote namin ng movie, nabahira na ng kung ano-ano. Number 4. Baguio. When LJ left for the States with the kids, I went to Baguio for 3 days dahil ayaw ko sa Manila at gusto kong makapag-isip-isip. Naging insensitive ako about the possible effects ng issue and I invited Yen for a day para may makausap since malapit lang siya sa North din. She went there as a friend. Hindi ko naisip na madadamay siya ng ganito. I'm sorry for this. Number 5. Lolit. Please stop bashing her. Nanay ko si Lolit. Natural lang na ipagtanggol niya ako, kahit mali ako. May nanay din kayo, di ba? Hindi niyo alam ang mga pagalit at pangaral niya sa akin pag kami lang ang nag-uusap. Sinabihan ko na siya to stop protecting me. Ang sinabi lang niya ay, hindi, anak kita. Hayaan mo ako. For that, I'm sorry, Nay. And thank you sa inyo pareho ni Nay Christy. I was very clear to LJ when I told her I want to see and take care of Summer, kahit hindi kami okay. But I understand and respect her decision to go to the States muna. Sana balang araw makapag-usap kami ng maayos para sa bata. Madami pang kailangan pag-usapan, pero sa amin na lang ni LJ yun. At sana, respetuhin niyo yun. I'm sorry sa lahat ng nadamay sa issue na to. I want to apologize to Lian and the kids na nagulo na naman ang tahimik na buhay dahil sa akin. I'm sorry to my mom. Please don't worry about me too much. I'm sorry to my team na hindi na nakakatulog dahil sa akin. To Summer, I'm sorry, my ganda. I love and miss you so much. Papa will do his best to be better. I will always be here for you. I promise. To Aki, I wish I could have done things differently and listened to you more. I'm sorry I failed you. To LJ, I'm very sorry for everything, sa lahat-lahat. I will work on making myself a better person and learning from this. But for now, please respect our privacy and pray for us. Ngayon, kung hindi pa po kayo pagod, please direct all your hate and bashings at me. No one else deserves it. Ako lang. Thank you. Sa kabila ng pag-amin ni Paolo sa mga naging pagkakamali niya, ay hindi naman bilib dito ang ilang netizens at narito ang ilan sa kanilang mga opinion.